kita nemu ke puluh kali Quran at Biblia ang sasagot. At aming iginawad ang aklat bilang pamana sa aming mga alipin na aming pinili. Datapwat ang ilan sa kanila ay nagbigay kamalian sa kanyang sarili. Ang ilan sa kanila ay masinop at ang ilan sa kanila ay nangunguna sa paggawa ng mga kabutihan sa kapahintulutan ni Allah. At ang pagmamana ng Quran, katiyakang ito ay isang dakilang biyaya. Quran Sura Fatir at ang aya ay 32. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Brother Omar Reyes Banyas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig o di kayo nanonood po sa ating palatuntunan, Quran at Biblia ang sasagot. Sa muli pong pagtatanghal ng ating palatuntunan, samahan niyo po kami sa loob na isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan na kung saan po ang ating tanggapan, ang Mindanao People Da'wa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan po lamang ng Roales at Sinsuat Street, dito po yan sa lungsod ng Cotabato. At bukas po yan, tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At dahil po dyan, nais kong anyayahan, imbitahan po ang ating mga kababayan, mga Kristiyano, na dumalaw po sa ating Islamikong tanggapan upang sa ganun tayo po ay makakakuha ng libreng Islamikong babasahin. Libre po na aming ipinamamahagi yan, wala pong bayad. Meron din po mga lectures sa ating center na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang Islam. Wala din pong bayad po yun. Yan po ay aming paglilingkod sa ating mga kababayang mga Kristiyanong naghahanap ng matuwid na pananampalataya. Libre po ang lahat ng ito. Bukas po yan, tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At ito pong ating pangradyong palatunan. Of course, ito po ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo po lamang ay i-type po or i-search yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito sa ating palatunan. Ito rin po ay live din po ito sa ating Facebook, no, Brother Alpaka, sa Bro Khalid Sanchez, inshallah. At sa mga, huwag niyong kalimutan na i-like yung ating page. Sa mga nais namang maging bahagi ng ating palatuntunan, ang ating pong hotline ay 0915-506-3652. Ulitin ko po, 0915-506-3652. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Muli po, ibibigay ko kay Brother Akaka yung linya ng mic para sa kanyang mga pagbati. Brother? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, at sila na kung pinapaalalahanan sa pamagitan ng mga talata o ang Quran, tanda ng kanilang Panginoon,
ay hindi lumulugmok na waring mga bingi at bulag, alalaong baga. Sila ay tumatanggap nito ng buong katapatan. Innal hamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sa aming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at magandang hapon po sa lahat ng mga kababayan naming Kristiyano na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa aming programa, ang pagtalakay hinggil po sa katotohanan. Quran at Biblia ang sasagot. Nawa po samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay sa iba't ibang katanungan. Bago po tayo magsimula, binabati ko po una po sa lahat ang aking magulang, si Abi at saka si Umi. Sa aking mga kapatid, binabati ko rin bro yung mga estudyante natin na yung iba sa kanila ay nakikinig sa MPD, Da'wa. Sila Salik, kaya Tanyong, at sa kanilang mga kasamahan. Take it away, brother. Ayan. At Brother Matt? Wala na, bro. Wala kang babatiin dyan? Yung mga kaibigan mo, Brother Matt? Wala na. Bro, nagkalimutan ko batiin ko na yung pinagkamatalik nating kaibigan na si Ma'am Halima Angkad. Nawa po ang kapayapaan ay sumagkan niya. Akala ko ba yung pinakamatalik nag-iisa lang? Bakit parang marami kang pinakamatalik na kaibigan, Brother Kampo? Mm-hmm. Bakit? Yung bang pinakamatalik talagang marami talaga yan? Isa lang. Ang importante bro, hindi nang iwan ng babae. Oh, okay, ganun ba yun? Katulad ng Christian ngayon. Pinakamatalik bro, pero iba yung kahulugan. Eh, ganun ba? So, Brother Kaka, pinag-usapan na rin natin yung pinakamatalik, ano po, yung tungkol sa pag-ibig. Ito, bibigyan kita ng magandang topic ngayon. Dapat ikaw ang magbibigay ng payo nito dahil sa tingin ko ay na-experience mo na ito, Brother Kaka. At siyempre, wala nang hihigit pa na makapaliwanag, makapagbigay advice sa isang bagay na kung saan ito'y pinagdaanan niya. Po. Ano ba yung tanong niyo, bro? Parang nagkakakilabot. Actually, hindi naman ito tanong, Brother Kaka. No? Ito ay humihingi lang naman ng payo. Humingi ng payo. So, naisip ko na sa iyo ko ito ibibigay dahil mas experiensyado ka dito kaysa sa akin. At inshallah, matulungan natin itong kapatid natin, kababayan natin na naghumihingi ng payo mula sa atin. Ano ba yan? Siya ay si May Ferry PN. Taga saan siya, bro? Ferry PN. Hindi naman binanggit dito kung taga saan siya. At sa tingin ko hindi ito isang kapatid natin, no? Siguro sa kababayan nating Kristiyano. Sabi niya ganito, Brother Kaka, makinig ka ng maigi, ha? Para talaga sa ito. Sabi niya, ano pong gagawin ko? Sabi niya, binuntis po ako ng isang Muslim. Oy! At tinakbuhan at pinagtataguan. Regular po ninyo siyang taga-subaybay, ha? Grabe. Sana po mapayuhan at matulungan po ninyo ako. Ayan, Brother Akaka, ang kanyang masaklap na sinapit sa kamay daw ng isang Muslim, siya ay nabuntis. At tinakbuhan pa. Uy, masakit pinagtataguan pa. Aba. At ang pinakamasaya dito, abay taga-subaybay daw ng ating palatuntunan. At ang ating kababayan ay humihingi ng payo, Brother Akaka. Payuhan mo nga, baka sakaling makatulong sa kanya itong payo mo at mabuksan ang isip nung taga-subaybay daw sa ating palatuntunan na ayon sa kanya, isang Muslim na nambuntis daw sa kanya, Brother Akaka. Yan, kaya mo na yan. Matindi yung kayang tanong, brother, ha? Pero una sa lahat, ang sa akin lamang bro ay hindi kito pinapayuan dahil ginagawa kito bro yung kanyang tanong na yun. Para may emphasis lang na baka yun ay baka masabi niya sa kanyang sarili bro. Yung mga payo na binigay ko sa kanya, igawain ko yun. Ewan ko lang si Mamita din bro. Okay. Kung yan yung talakayan natin bro sa ating programa, siguro hindi sasapat yung isang oras bro, no? Kasi
yung tanong na yan, bro, is kinakailangan yung mga jurisprudence. Parang may ano mga, ito eh. May mga tanong, may mga pa, may mga tanong pa dyan, bro, yes, sa kanyang ano. At saka hindi sa pa natin tanong. siguradong kung totoo nga bang itong lalaking ito ang nakabuntis, di ba? Yes, bro. Kasi una sa lahat, wala ka naman doon nung nangyari yun. Bada yes, akaka, no? Hindi tayo saksi sa kanya, bro. Nung ginawa ito, no? Mm-hmm. Oh, so hindi na tayo sharia. Oh. Pero pagpalagay na lang natin, ganun nga ang nangyari. ano sa tingin mo, Brother Akaka, ang gagawin niya? Advice na ibibigay natin kay May Ferry na nalungkot, tinaguan at tinalikuran. Naku po. Sige, Brother Akaka, yang kaya bang, mo yan. Yan bang tanong niya, bro? Hmm. Hinahanap niya parati yung lalaki na yan? Hindi naman niya sinabi. Yung kanyang pagingin ng payo is ano yung magandang gawin niya? Yes. Kung bakit siya tinatakbuhan ng lalaki. Oh. Kasi kung ang kanyang tanong ay bibigyan natin siya ng payo para may balik sa kanya yung lalaki na yan na tinatakbuhan niya parati, yung babae na yan. Yes. Ay huwag na lang siya, bro, huwag niya lang hanapin yung lalaki na yan, bro. Pwede. Huwag niya hanapin, bro. Kasi kung hanapin niya lang, bro, baka masaktan lang. Baka masaktan lang siya, bro. Sa bandang huli, bro, ay baka yung lalaki na yung, bro, is pinabayaan na siya, bro. Oh, so, maghanap na lang pa siya ng marami dyan. Ganun ba yun? Para naman. Nandyan naman si Alkaka. Nandyan naman si Mamita Dip. Matindi kayo, ha? Nandyan naman si Bro Khalid. No. Hindi na wala. Baka magagalit yung ano natin. So, ikaw, Brother Matt, ano masabi ko sa kanya? Para naman marinig ng ating mga international audience, ha? Grabe, ha? International audience. Kasi lagi na lang daw ako nagsasalita, eh. Eh, di ito lang pagkakataon. Oo. Brother Matt, sa tingin mo, tama ba yung ginawa ng kapatid daw natin na siya ay binuntis? Pinagtataguan. Bahala na siya sa buhay niya. Bahala na siya sa buhay niya. Yan eh, bro, mag-tease siya, bro. At idalangin niya sa Allah na may darating sa kanyang buhay, bro, na siya yung mag-alaga sa kanya ng habang buhay, bro. Pwede. Yes. Magdua na lang siya, no? Maaaring yan isa. Pero bago siya magdua, bro, mag-Muslim muna siya. Yan ang magandang advice, Brother Matt. Mag-Muslim siya. Mag-Muslim. Ay, hindi pala siya Muslim, bro. Hindi, kasi hindi naman sinabi, hindi nagsasalam, no? Who knows? Hindi. Kasi ang aming program, kapag hindi nagsasalam, iniisip namin, Christian, bro. Christian ito. Kung nagsasalam, iniisip namin, Muslim ito. Allah. Pero hindi naman sa ganun, no? Kasi minsan talaga, may taong hindi mahiling mag-greet, mag-salam, pero Muslim din. Meron ding ayaw mag-good morning, di ba? Kasi nga, bad ang morning niya. Pero sa tingin ko, Brother Kaka, of all the people na nakabuntis sa kanya, mas okay na rin yung Muslim na nakabuntis sa kanya, hindi po ba? Kaysa naman kufar, yung hindi mananampalataya. Pero hindi po namin pinopromote dito yung gawaing labag sa Islam. Kasi una po sa lahat, abay, hindi naman din kasi nabanggit ng ating kababayan kung sila ba ay kasal o sila ay hindi kasal. No? Yes. Ano ba, binuntis ka ba niya? Kayo ba ay kasal na o hindi pa kasal? Ganyan. Kasi po sa Islam, bawal po sa amin ang mambuntis ng babae na hindi namin asawa. Kapag siya po ay isang Muslim, abay, hindi po yan ganun. No? Hindi po yan ganun. Bawal yan. Mahulog sa zina, Brother Akaka. Pero ang mas maigi, bro, alagaan na lang niya yung anak niya. Opo. So, in that case, maraming mga circumstances na pwede nating i-consider sa problema mo. Oo. Hindi rin kasi natin pwedeng sabihin Muslim talaga yung isang taong gumagawa ng kalukuhan, eh. Kapag isang tao na nagsasabing siya Muslim at siya gumagawa ng kasamaan, sa kasalanan, sa oras na yung muna siya Muslim. Opo. Kaya po mahirap, ano? Brother Akaka. Siguro ang maibigay natin advice sa kanya is yung sabi ni Brother Matt, tama 'yun. Kung ikay hindi Muslim, siguro mas maganda kung papasok ka sa Islam. Yeah. Magmumuslim ka. At makakatulong ito sa iyo, Sister May Ferry, no? Itong nangyari sa buhay mo. At alam mo ba,
itong Islam, maaring yung boyfriend niya ang naging dahilan, boyfriend ba o asawa niya, na makita niya kung ano ang Islam. Ano? Consider mo ang pagsasaliksik sa Islam at hindi na malay mo. Baka sa pagsasaliksik mo sa Islam, doon mo maunawaan yung nangyari sa buhay mo. Kasi minsan, kapag kagulong-gulo ka na, brother Akaka, brother Matt, hindi mo maunawaan ang nangyari sa buhay mo, maliban na lang na matagpuan mo yung dakilang tagapaglikha. Kapag matagpuan mo siya, maintindihan mo ang nangyari sa buhay mo, parang natagpuan mo na rin ang sagot sa mga problema mo. No? Yun ang pinakamahalaga doon. Kailangan lang po natin na alamin yung tamang pananampalataya. Yun siguro, yun ang pinakamainam na advice namin para sa iyo. At kung sakaling ayaw mo mag-Muslim, try mo lang saliksikin ng Islam. No. For the meantime is, hayaan mo muna siya dahil kung hanapin mo yun, kung pinagtataguan ka niya, abay mahirap hagilapin yun. O ipapapulis mo na lang siguro kung gusto mo talaga siyang hanapin. Oo. O di kayo papaubaya mo sa Allah. Sa Diyos. Yung sabi ko bro na alagaan mo na lang yung pagdalangin niya sa kay Allah bro. Oo. Pwede, pwede. Ganda ng advice niyo, no? O, yan po ang advice ng ating mga kasamahan ngayon. Binabati ko po muna si Sister Sahuda Creencia Guevara ng London. Tagapakinig natin, Brother Alcoca. Sister Donna Gary at si Brother Omar Reyes Banyas ng Kingdom of Saudi Arabia. At si Brother Abdullah Gayak po ang may-ari ng Cotawato Hardware, Cotawato Central Hardware. Kapag kayo po ay may pangailangan sa construction, abay, dito na po tayo sa ating kapatid na si Brother Abdullah Gayak, Cotawato Central Hardware. Yan po ay matatagpuan dito lamang sa Mabini Street, Cotabato City. Okay, pasasaan ka pa. Tutulong ka na rin lang sa kapatid mo na Muslim. Doon ka na sa tindahan niya. Brother Alpaka, ano po. Tama. At ito, ready na kayo sa pagsagot ng mga questions. Brother Akaka, tayo ay magsisimula na sa pagsagot ng mga tanungan. Sabi ni Ali Rosdan Ahmad Lanang Mimbantas, pag pinakamatalik, ibig sabihin may iba pa. Pag isa lang, matalik na kaibigan. Sa'yo, Brother Akaka. Grabe. So, Lady Moon Gulam, salang mga Bangsamoro, watching from Washington, D.C. USA, America daw siya. Okay. So yan po. Papel lang po muna yan. Unang katanungan. Ito po ay galing kay Nora Kugkag Norma. Si Sister Kugkag, sabi niya. At Brother Matt, pigilin mo yan, Brother Matt. Pigilin, tatalsik ang laway mo dito sa akin. Salam bro. Maraming salam, rahmatullah. Ako nga po pala si Faisal Escamos. Hindi naman pala. Hindi mo ba ginawa ng apelido, bro? Yan talagang galing apelido? Basta, ito ang Facebook niya. Si Facebook niya, bro. Sister Nora Kugkag Norma, sabi niya. Balik Islam ng Molokabok Diot. Lalong gumanda, no? Saan ba itong Molokabok Diot? Sagay City, Negros Occidental. Sa Negros ito, mga Ilonggo yata ito, Brother Akaka. Sa ngayon po, andito ako sa Omloods. Masyadong bago sa akin itong mga ano dito, Omloods. Malapit sa Yanbu. Okay. Sa Saudi. Pero sako po ito ng Tabuk, Kingdom of Saudi Arabia. Itatanong ko lang po sa iyo, dalawa ito, dalawa daw. Si Moses ba, noong siya ay namatay, anong lugar siya naroon? Inilibing at anong sura ng Quran? At pangalawa, si Adam at Eva, saan sila inilibing? Yun lang po, marami kami dito nanonood ng talakayan mo. Alhamdulillah, marami sila doon nakikinig sa Yanbu, sa Tabuk, Brother Akaka. Ano? So ang tanong niya, dalawang tanong niya, ang unang tanong niya ay saan daw ba naroon si Moses, si Mosa, Moises? Nung siya ay namatay, anong lugar daw, saan daw siya inilibing, at anong surah? Naku, hindi lang pala isa itong tanong niya. Marami pala ito, Brother Akaka. Marami, anong surah? Kung tinatanong niyo po kung ano ang surah, abay wala pong specific na aya o surah sa Quran na kung saan ay binanggit doon
yung specific na lugar kung saan nakalibing namatay si Propeta Moses o Musa. Moses, ano po? Wala pong ganun. Ngunit, mayroon pong sinabi ang ating maluwalhating Quran na kung saan ay pwede nating pagbabatayan, Brother Akaka. Kung saang masasabi nating region namatay or naroon itong si Propeta Moses alayhi salam, ano po? Ayon po sa ating maluwalhating Quran, kung masundan niyo po ang kasaysayan ng Bani Israel, ito pong children of Israel ay itinakas ni Nabi Moses mula sa Egypt, sa Ehipto, patungong Palestine. At sila pa nga ay dumaan sila saan, Brother Kaka? Sa pulang dagat. Red Sea. Dumaan sila sa pulang dagat. Gumawa ng super highway yung ating dakilang tagapaglikha na si Allah sa pamamagitan kay Moses doon sa pulang dagat. Doon itinakas, ipinadaan ang Bani Israel, ang children of Israel. At sila ay pinapapunta doon sa Palestine. Yung kasi yung lugar na kung saan doon sila papunta, ano po. Dahil itong mga Hudyo ay likas sa kanila na sila ay matitigas ang ulo, Brother Akakay. Likas sa mga Hudyo na sila ay palasuway, hindi sila sumusunod sa utos ng kanilang propeta, lalong-lalo na kay Nabi Musa alayhis salam. Rason na sila ay hindi nakarating doon sa lugar na dapat sanay doon ang kanilang destination. Ang nangyari sa kanila, sila ay nagpaikot-ikot sa loob ng 40 taon sa disyerto. At doon na rin naabutan ng kamatayan itong propetang ito. Hindi sila nakapasok doon sa lugar, sa Jerusalem. Nagpaikot-ikot sila. Ganito po ang sinabi sa ating maluwalhating Quran, Brother Akaka. Sa chapter 5, simulan mo sa 21 yan siya, Brother. Hanggang 26. 21 hanggang 26. Ikro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تكونوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Ayan, nakikinig po sa atin si Brother Abdullah Gayaco ng Cotawato Hardware at of course si Brother Omar Reyes Banyas nanonood sa atin na Brother Alcapa. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Basa. At ang mga Hudyo, 18. Sa 21, Brother Akaka. 20. Saan yung 21? Ito ba? Ayun. 21. Sige. Sabi natin. Sige.
Saan ang binasa mo kanina dito? 18 to... 21. Ah, 21 bro. Kaya pala ibang yung kahulugan eh. Kaya pala inaanap. Okay bro. Dumiritso ka na doon sa kanyang sa pinakamalapit na kahulugan doon sa 21. Sige, ganito po yan. Iba po ang nabasa kasi. No? Pagpaumanin lang po natin, tao lang po siya. Sige po. O aking pamayanan, pumasok kayo sa banal na lupa, Palestina, na siyang itinalaga sa inyo ni Allah, at huwag kayong tumalikod upang tumaka sa pakikipaglaban. Sapagkat kung magkakagayon, kayo ay magsisibalik ng mga talunan. Sila ay nagsabi. Okay, tinan mo ha. Ang utos doon, sila ay papasok doon sa Palestina. Kasi nga galing sa Egypt, umalis sila sapagkat inalipin sila ni Peron kasama si Nabi Musa alayhis salam, dumaan sa pulang dagat, napunta sa disyerto at utos sa kanila papasok sa Palestine. So ano ang sagot? Sila ba ay pumasok o hindi? Tuloy. Sila ay nagsabi, O Moses, naririto sa lupaing ito ang mga taong malalakas at kami ay hindi kailanman papasok dito hanggang sa iwan nila ito. At kung sila ay umalis, kung gayon, kami ay papasok. Oh, mga duwag pala sila, Brother Akaka. Kasi ang sabi, meron daw doon sa lugar na yon mga malalakas na mga tao doon sa Palestine. At takot sila na baka sila ay sasaktan, kaya hindi sila papasok. Maliban na lang, aalis sila. Ang iwan nila yung... Oh, susunod, ano nangyari? Ang dalawa sa mga tao na nangamba kay Allah, na pinagkalooban ni Allah ng kanyang biyaya, sila ay sina Yusha at Caleb ay nagsabi, sila ay inyong salakayin sa tarangkahan. Sa gate, ha? Sige, tuloy. Sapagkat kung kayo ay makapasok na, ang tagumpay ay sasa inyo at inyong ibigay ang pagtitiwala kay Allah kung kayo ay tunay na nananampalataya. Tuloy. Sila ay nagsabi, O Moses, hindi kami kailanman papasok dito habang sila ay nandirito. Kaya't ikaw ay pumaroon na kasama ang inyong Panginoon at makipaglaban kayong dalawa. Kami ay maupo lamang dito. Oh, grabe ha, maupo lang sila. Grabe sila. Tuloy. Sige. Si Moses ay nagsabi, O aking Panginoon, hindi ko kontrolado o angkin ang kanilang sarili maliban sa aking sarili at aking kapatid na lalaki. Kaya't kami ay ihiwalay ninyo sa mga tao na fasikun, mga mapagimagsik at sumusuway kay Allah. Tuloy. Si Allah ay nagwika, kung gayon, ito ang banal na lupa ay pinagbawal sa kanila. Sige, pinagbawal pala sa kanila ang Palestine. Ano nangyari? Ito ay pinagbawal sa kanila sa loob ng 40 taon sa pagkataranta sila ay magsisigala sa buong kalupaan. Kaya't huwag kayong malumbay sa mga tao na fasikun. Mga sumusuway kay Allah. Alam niyo ba, kaka, hindi talaga sila nakapasok eh. Dahil sa kanilang pagkatarantado. Pagkatarantado. Sapagkat, mantakin mo ang utos sa kanila pumasok doon, ayaw nilang pumasok. Eh di ang nangyari ngayon, 40 years sila ngayong paikot-ikot, hindi sila makapasok, hindi sila pumasok, hindi sila pinapasok doon sa Palestine. Hanggang sa naabutan na lang ng kamatayan, sinabi Musa alayhis salam, hindi sila nakapasok doon. Sapagkat, hindi sumusunod yung mga taong ito no, sa kanilang propeta. Ang nakapasok po doon sa panahon na ni Joshua, si propeta Joshua, pagkatapos kay Musa alayhis salam, pagkatapos kila Haron, ang sumunod na propeta itong si Joshua. So ito yung commander na nakapasok doon. Yung ba kung maalala nyo, ito yung nagdua sa Allah na huwag palubugin ang araw hanggat hindi matapos ang kanyang pakipagdigma sa mga kalaban. O, kasi magmamagrib time na yun yung sila'y pumasok doon sa Jerusalem. Eh. So dua niya, huwag palulubugin ang araw hanggat hindi siya makapasok doon. O, sa panahon ni Joshua, nangyari ito, yung pagpasok nila doon. Pero sa panahon ni Moses, hindi nangyari. So from this verse, makikita mo, mapapansin mo na si Moses hindi namatay sa Egypt, hindi namatay sa pulang dagat, hindi namatay sa Palestine. Kundi namatay siya doon sa disyerto. Oo. Doon siya namatay. At
kapag kapagbabatayan nga natin ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta nagsabi, Brother Akakay, nagsabi ang propeta kung saan nailibing si Moises. Oo, ang propeta Muhammad, peace be upon him, ay nagsabi, tingnan mo, meron ako ditong aklat na stories of the prophets. Ayan. Alamin natin dito kung ano ang sinasabi sa page 452 ng kwento ito siya ng mga propeta. Itong 25 prophets na binanggit ng Quran na ikwento dito at kasama dyan si Moses, Musa alayhis salam. At dito nabanggit ang kwento ng kanyang pagkamatay. Ganito po ang sinasabi, Brother Akaka. Ito. Umpisan ko sa page 452. It is narrated from Abu Huraira saying, the angel of death, si Malakal Maut, was sent to Moses. Ipinadala si Moses, ipinadala yung si Malakal Maut, yung anghel ng kamatayan kay Moses. When he came to him, nung dumating si yung si Malakal Maut sa kanya, Moses beat him and pushed him away. Matindi, no? Pinalo-palo ni Musa itong si Malakal Maut nung dumating ito sa kanya. Itinulak niya. Grabe, no? The angel went back to his Lord and complained. Bumalik ngayon yung si Malakal Maut doon sa Allah. Nag-complain siya, no? Nag-file siya ng kanyang asunto. Anong sabi niya? You have sent me to a slave who does not want to die. Pinadala mo ako, ya Allah, sa iyong alipin na ayaw mamatay. Matindi, no? Yun ang complaint. Yun ang reklamo ng angel of death. Allah said, go back to him and tell him to put his hand on the back of an ox, and whatever he covers with his hand of the hair of that ox, he will be granted a year for every hair. Matindi. Sabi ng Allah doon sa, no, sa Malakal Maut, bumalik ka doon sa kanya. Pagkatapos, yung kanyang kamay, ilalagay mo, ipapatong doon sa likod ng ox. Alam mo anong ox? Hayop ito, parang kambing din. Parang kambing. Tapos, kung ano yung natatakpan ng kanyang kamay, na nando doon yung balahibo ng hayop na yon, bawat isang balahibo, ang kapalit noon ay isang taon ng buhay ni Moises, Musa alayhis salam. Ay sa dami ng balahibo na matatakpan ng kamay, titiyak ko mas malibo-libo. Oo, mas ma siguro baka abutin pa sa panahon natin, no? O ganoon, ganoon ang sabi ng Allah sa kanya eh. Kung alin yung natatakpan ng kanyang kamay na balahibo, bawat isang balahibo equivalent to 1 year of his life. Matindi. Kung nangyari ito, baka siya ang pinaka matandang tao sa mundo. Ano ang sabi ni Musa, alayhis salam? Sabi ni Musa, ganito, oh my Lord, then what will happen? Sabi niya, pagkatapos nito, anong mangyari? Kasi libu-libong taon yun, kung magkataon, hindi natin kayang bilangin yun, di ba? Sabi ng Allah, death, kamatayan. Then sabi naman ni Moses, then why not now? Ibig sabihin, pumayag rin siyang mamatay. In short, namatay siya. Hindi na inabot yung libu-libong taon na yun. Then Moses requested Allah to die near the sacred land. Kanyang nirequest sa Allah na sana mamamatay siya malapit doon sa banal na lugar, na lupa. Malapit. Malapit sa Palestine. Malapit sa Jerusalem. Yun ang sabi niya. So, at a distance of stone's throw from it. Naku, napakalapit niya kasi ang layo lang pala nito, Brother Akaka, is kaya mong magtapon ng bato at kung saan mahuhulog yung bato, ganun lang kalapit yung kay Musa alayhis salam, libingan niya. So ano ang sinabi ng propeta, katulad ng sinabi ko kanina? Ano sinabi ng propeta Muhammad, peace be upon him? Abu Huraira said that the prophet said, ganito ang sinabi ng propeta, if I were there, sabi ng prophet, kung nandoon daw ako, I would have shown you his grave, sabi ng prophet, ipapakita ko sa inyo ang kanyang libingan. Saan ito? Below the red sand
dahil sa ilalim lang ng pulang dagat. Hindi, sand bundok. Hill. Bundok na sand. Bundok. Maliit lang ito. On the side of the road. Sa tabi ng daan. As sinabi ng propeta na si Musa alayhi salam ay nakalibing sa tabi ng daan. Sa tabi ng daan. Yun ang pinakamagandang punto dito na si Moses daw, na sinabi ng propeta, nakalibing sa tabi ng daan. At ang layo mula sa sagradong lupain ng Palestine ay stone's throw away. Ibig sabihin, ganun lang kalapit siya. Now, ang tanong is ganito. Saan exactly ito ngayon? Ayun. Sa panahon natin? Kasi sinabi ng prophet, nasa tabing daan. Nasaan ito ngayon? Ayan. Sa ating pong pagsasaliksik, at pwede nyo rin pong subukang saliksikin, try nyo po sa Wikipedia, Brother Alcaca. At doon ay makikita ninyo ang libingan ni Moses, Musa alayhi salam. Ito ay matatagpuan sa lugar na ang tawag ay Makam El Nabi Musa. Saan ito? Ito yung libingan niya. Yan po ay 11 kilometers south of Jericho, 20 kilometers east of Jerusalem. Wala nga siya sa Jerusalem. Saan exactly? Saan ito libingan niya? Ito ay on the side of the road to the right of main Jerusalem Jericho road. Allahu Akbar, tumpak na tumpak ang propeta, no? Hindi nakapunta dito ang propeta Muhammad, peace be upon him, pero tumama yung kanyang sinabi, sabagay propeta na siya. Sabi niya ang libingan daw ni Moses ay nasa tabing daanan. Ito na nga, kapag ka nasa Wikipedia, titingnan nyo, nasa daanan siya, nasa highway siya ng papuntang Jerusalem Jericho road. Doon siya. Nasa tabi lang. Masha Allah. So, kita mo, Brother Akaka, tumpak na tumpak, no? Alam ng propeta Muhammad, peace be upon him. Unlike sa Biblia, naku, anong Biblia tayo. Biblia, bro? Sa Biblia po, abay, wala raw nakakaalam kung saan nakalibing si Moses. Kung walang nakakaalam, ngayon nga, kahit ngayon, pwedeng puntahan ng tao, Brother Akaka. Yes. Ako nga lang, hindi ako nakakapunta, pero kung sakaling may pagkakataon, pupuntahan ko yan. Para masabi kong ako nga, nakapunta rin. At nalaman ko, kasi sabi ng Biblia, wala daw nakakaalam kung saan nakalibing si Moises. Hindi to kapanipaniwala, Brother Alcaca. Ganito po ang sinasabi sa Deuteronomio 34, simulan ko po sa 5 hanggang 6. Sa gayoy si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab. Doon daw sa lupain ng Moab namatay, ayon sa salita ng Panginoon. 6. At kanyang inilibing siya sa Libis. Sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Beth Peor. Ngunit, ito na, sino mang tao ay hindi nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Ababa. Ngayon nga, historical, parang landmark na nga ngayon yan. Nasa gilid lang ng daanan, ano po, yung libingan niya. Yun po ay sa silangang bahagi ng Jerusalem. 20 kilometers sa silangang bahagi ng Jerusalem, sa tabing kalsada, nandoon po ang libing ng Nabi Musa alayhi salam. Ganun po yun. Ang sunod na tanong niya ay, saan naman nailibing si Adam at saka si Eva? Yun puro mga libing ang tanong ng ating kapatid, bro. Opo, puro libing ito. Ang tanong niya, Brother Akaka. Alam mo, ano yan eh. Maganda rin naman yun na malalaman natin ang libing ng mga libingan ng mga propeta. At alam mo, ang nakapagtataka, brother, karamihan po sa mga libingan ng mga propeta, Muslim ang namamahala. Hindi mga Kristiyano, hindi rin Hudyo. Tama, bro. Kaya dyan mo mapapatunayan na Muslim ang mga propeta. Kasi bakit ang libingan ng mga propeta, Muslim ang namamahala? Halimbawa, yung libingan ni Ayub, si Job sa Biblia.
yung libingan ni Moses. Ni David. Mga Muslim ang namamahala ngayon. Ang nag-aalaga ngayon. Ang si nagbabantay ngayon. Salam, bro. Libingan ni Ibrahim alayhi salam. Oo. Yung libingan ni Suleiman. Si Saleh. Meron ba yung taga Palestine lang, no? Si David kasi is talagang ano ng mga Hudyo, pinanghawakan nila 'yon. Oo. Si Zakaria, bro. Oh, Zakaria, di ba? Si Jonas, o Yunus. Jonas. So diyan pa lang makikita ng mga Muslim sila. Ito, si Adam alayhi salam. Oh, saan ba nakalibing? Si Adam alayhi salam, Muslim ang namamahala nito eh. Ito, babasahin ko sa isang aklat, Brother Akaka, na ang title nito is Tafsir. Ibn Kathir. Tafsir, no? Tafsir ba ito? Yes, bro. And dito muna tayo sa ano, sa Histories. Stories of the Prophets muna tayo. Stories of the Prophets. Ito, Stories of the Prophets. Sa page 54, ganito po ang tanong. Where was Adam buried? Itong agad na tanong dito. Saan daw si Adam nakalibing? Ito, where was Adam buried? Ito rin naman ang tanong. Sagot, bro. Nandito rin ang sagot. Ito ang sagot. The famous opinion goes that he was buried near to the mountain where he descended in India. Si Adam daw alayhi salam ay inilibing malapit doon sa bundok na kung saan siya doon ibinaba, doon sa bansang India. Sa Maguindanao, yung India hindi ko alam, di ba? India. Pag tatanungin mo yung brother natin yung Maguindanao, alam mo ba ito? Sabi India. Tama ba? Tama. Hindi niya alam. Tama din pala. Pero ito, alam na alam ito. India. Itong bansang India, sa may malapit sa bundok na ito, doon na ilibing si Adam alayhi salam ayon dito sa aklat na ito. Kasi totoo naman po na pinababa sila mula po sa paraiso na kung saan doon po naka-standby, no? Standby talaga, no? Doon naka-stay yung propeta Adam kasama ang kanyang asawa. Abay sila ay nagkaroon ng kasalanan doon kaya sila ay pinababa dito sa lupa. Ganito po ang sinasabi sa Surah Al-Baqarah 2. Basahin mo ba na kaka sa ayah 36. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Fa'azallahuma shaytanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fiin. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ngunit hindi naglaon ay nagawa ni Satanas na sila ay makatalilis dito sa paraiso o halamanan at makalabas sa katayuan ng katahimikan na kanilang kinalalagyan. At kami, si Allah ay nagwika, magsibaba kayong lahat sa lupa. Magsibaba kayong lahat sa lupa. Okay, sunod. Na kayo ay magkakaaway, may pagkagalit sa bawat isa, at ang kalupaan ang inyong magiging tirahan. Ayan. At isang pansamantalang kaligayahan. Oo, ang utos ng Allah doon sa kanila eh, marami sila, hindi lang si Adam alayhi salam, maging si Eva, ang utos sa kanila ng Allah is magsibaba kayo, magsibaba sa lahat. Saan sila magbaba? Doon ba sila magbaba sa langit? Hindi, galing sila sa taas eh. Kaya bababa sila sa lupa, Brother Akaka, Brother Man. Kaya bumaba sila. Eh ngayon, sa pagbaba nila, ano po, itong si Nabi, Propeta, Adam, doon po siya sa may parting India. Yan po ay ayon sa isang kilalang opinion o kasaysayan ng ating mga scholar, siya po ay doon ibinaba sa India at doon na rin siya inilibing malapit sa bundok na ito kung saan siya ibinaba. At hindi naman katakataka sa kanila sa kanilang kapanahunan ang bakit malalayo, no?
yung kanilang lugar, si Eva hindi sa India, nasa Jeddah siya eh. Kasi mga matatangkad, malalaki po sila. 60 cubits nga ang height ni Adam eh. 1 cubit naglalaro sa mga 21 inches. 60 cubits ang height niya. Can you imagine kung gaano siya katangkad doon si Nabi Adam alayhi salam. So, sa mga tweet, pinababa sila si Adam doon sa India, doon na rin po siya namatay. Ngayon, saan naman si Eva o si Hawa? Ano po? Saan naman siya ngayon namatay o inilibing? Ayon po dito sa aklat pa rin, na kung saan ito ay tafsir pa rin ni Ibn Kathir, abay makikita natin dito sa page 199, Badal Kaka, volume 1. Opo, kung saan siya ngayon. Ito, kung saan siya ipinadala. Volume 1. Okay, volume 1 ito siya, page 199. Al-Hakim recorded that Ibn Abbas said Adam was allowed to reside in paradise during the time between the Asar and prayer until sunset. Al-Hakim then commented, this is Sahih according to the two Sheikh, but they did not include it in their collections. Also, Bin Abi Hatim recorded that Bin Abbas Allah sent, saying, Allah sent Adam to earth to an area called Dahna between Makkah and At-Taif. But Al-Hasan Al-Basri said that Adam was sent down to India. Yan ang sabi pala ni Hasan al-Basri doon sa India. While Hawa, ito na si Eva, was sent to Jeddah. Ayun. Si Iblis naman, yung demonyo, ipinadala sa Dosto Maisan, several miles from Basra. At ngayon sa Jeddah, kapupunta ka doon sa Kingdom of Saudi Arabia, abay merong libingan doon na napakahaba niya, 130 meters ang haba nito. Mahabang-mahaba. At ang paniniwala ng mga taong naroon, ito yung libingan ni Eva, Hawa. Mga Muslim pa rin ang may hawak nito, no? Caretaker nito. So, yun po ang aming kasagutan sa nagtanong na si Sister Kogkag, Nora Kogkag, no po? Sa tanong niya kung saan nakalibing ang mga propetang katulad ni Moises, Adam at saka ni Eva. Sunod po, itatanong niyo kung saan nakalibing naman si ano, si saan ililibing pala si Mamitadim. Kasi mamamatay din naman tayo, no? Okay. Yung mata mo masyari sa Mamitadim. Oo nga, mag-asawa muna. Nang apat. Dako, ay! Aba, kapag kaya mo yun, apat, apat agad, nasunod mo ang sinabi ng Allah. Allah. Apat. May nagtanong nga sa akin, pwede ba daw pagsabayin apat? Pwede po. Pwede po yan. Apat ka agad. Nasa Quran yan. Oo. Wala nga siya. Bro. Oo. Apat agad. Wala pa magagawin. Dalawa pang nakita ko, bro. Ay, salute yun. Dalawang ano. Ito po. Next question tayo. Galing kay Brother Kadafi. Amerol Minalang alias Marion Capella. Matindi ito. Pilya talaga. Brother Khalid. Uy! Sinabi ba sa Biblia o Bible na si Jesus Christ ay may ama? Ayun. O kaya sinabi ba na ang Panginoon ay may anak? Matindi. Tanong niya ay sinabi ba daw sa Biblia na si Jesus Christ ay merong ama at sinabi din ba na ang Panginoon ay merong anak? Ang sagot ko ay opo. Opo. Sinabi po sa Biblia na si Kristo ay meron po siyang ama. Yan po ay mababasa natin sa Juan 20 po yan at ang talata ay 17. Ganito po ang sinasabi. Ipaglilingkod sa atin ni Bada Akaka na Biblia tuloy tayo. Sige lang. Okay na bro? Sige. Basa. Sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama. Aking Ama. Oh. At inyong Ama. Oh. Ay, di may ama siya. At aking Diyos at inyong Diyos. Oh. Sabi niya, huwag niyo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking Ama. Sa mga tuwid, meron siyang Ama. Mayroon siyang ama. Ayon po yan sa Biblia, ha? Hindi yan ayon sa Quran. Kasi magkakaiba po kapag Biblia ang sasagot
At kung Quran naman ang sasagot, brother and kaka. Now, ang sunod na tanong niya ay, sinabi din ba ng Panginoon na siya ay merong anak? Ayon din sa Biblia. Ang sagot ko ay opo, meron din. Sinabi din ng Diyos daw ha, sa Biblia na siya ay merong anak. Saan natin mababasa yan? Mababasa natin yan sa aklat po ng Mateo. Kaya po, maging aware tayo minsan, lalong-lalo na sa mga propagators ng mga Muslim, kapag ganitong bagay, masyado itong contradictory kasi iba ito doon sa ibang sinabi ng Biblia. Ganito po ang sinasabi sa Mateo 3:16-17. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad na sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. 17. At narito, ang isang tinig na mula sa langit. Mula sa langit ang tinig. Ano ang sabi ng tinig? Ito ang sabi ng tinig. Ito ang sinisinta kong anak. Anak doon niya, brother Akaka. Hindi naman siya sabing apo. Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. So sa Biblia po, hanggang sa lubos mo. Ano, kasi galing daw. Diyos ang nagsabi. Dapat ayusin mo ang pagkakabasa dahil Diyos ang nagsabi niya. Sabi ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak. Ang tinutukoy niya ay si Kristo. Si Kristo. So, sa mga tuwid, may anak nga siya ang Diyos ayon sa Biblia. At si Kristo may ama rin ayon sa Biblia. Ang tanong po ay ganito. Ito bang paniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos, na ang Diyos ay mayroong anak, totoo ba ito? At saan galing, bro? Totoo ba yan? Iyon ang tanong doon. Although mababasa natin sa Biblia, ngunit hindi po yan ang batayan ng mga Muslim sa kanyang paniniwala. In fact, nire-recommenda ko rin po na hindi siya dapat pagbabatayan sapagkat ang paniniwala niyan ay insulto sa kadakilaan ng tunay na Diyos. Hindi po totoo yan. Ganito po ang sinasabi sa Surah Al-Ikhlas. Hindi mo na kailangan basahin siguro ito, Brother Akakay. Lahat ng Muslim, memoryado niya ang Surah Al-Ikhlas. Allah. Madalas pa nga, buong prayer, ito ang binabasa. Imposible naman hindi ma-memorize, Brother Akakay. Surah Al-Ikhlas sa umaga, tanghali, sa gabi, ganun din. Kaya memoryado lahat ng mga Muslim ang Surah Al-Ikhlas. Ganito po ang sinasabi dito at alamin natin ang kanyang kahulugan. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, sabi ni Lady Moon Gulam, sabi niya, Masya mga pugigid ikilay kuhanan. Akala ko, bro, ako ang ginanong ng Masya Allah. Hindi ikaw. Itong comment, poging-pogi daw, sabi niya. Baka ikaw ito ko'y ba nakakala. Si Mamita din, bro. Ganun ba? Hindi mo na pala. Kasi hindi siya magkita, bro. Ganito po ang kanyang pinakamalapit ng kahulugan sa binasa ni Brother Akaka. Ipagbadya, sabi niya, siya si Allah ang nag-iisa. Allah. Allahus Samad. Si Allah ang walang hanggan, ang ganap, ang sakdal at ganap. Number 3. Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. Ayun, napakaliwanag. Walam yalid, walam yulad. Ayun. Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. Number 4, at walang anuman ang sa kanya ay maihahalin tulad. Yan po ay apat na basic na katangian ng tunay na Diyos. Una, siya ay nag-iisa, ahad. Pangalawa, siya ay walang pangailangan. Pangatlo, hindi nagkaanak at hindi ipinanganak. Pangapat, sa kanya ay walang
halintulad. Yan ang katangian ng tunay na Diyos. At kapag ibabatay natin diyan yung sinasabi ng Biblia na siya ay may ama at si Kristo ang kanyang anak, ito'y kukontra, Brother Akaka, sa verse 3 ng binasa natin sa Quran. 1:1-12, Surah Al-Ikhlas. Bakit? Sapagkat ang tunay na Diyos, hindi po siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. Ngunit, bakit mababasa natin sa Biblia na ang Diyos ay merong anak at si Kristo ay merong ama? Katulad halimbawa sa binasa natin kanina, ano po, na si Kristo ay meron daw ama at ang Diyos ay meron namang anak. Famous masyado, Brother Akaka, yun John 3:16. Lahat ng pastor, memoryado nila ito. John 3:16. Lahat ng pari, ministro, memoryado nila yung sinasabi sa John 3:16. For God so loved the world. Ako, kahit hindi pastor at pari, ministro, memoryado ko rin ito eh. That He gave His only begotten Son. That whosoever believes in Him will not die but will have everlasting life. Sabi niya. Ganun na lamang daw ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ipinadala ang kanyang bugtong na anak, at ang sinumang mananampalataya sa kanya ay hindi mamamatay bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang talatang yan ay wala pong katotohanan. In fact, ito, kahit hindi nyo na-research at kahit hindi nyo paniniwalaan, ang mga scholar po ng Biblia sa bansang Amerika ay nagbaba ng kanilang pagsasaliksik research na itong John 3:16, Brother Akaka, ay walang ito'y ganito, isang talata na ispurious. Ito'y forgery. Ito'y isiningit lang sa Biblia sa mga bagong salin ng Biblia ngayon at hindi siya matatagpuan sa mga matandang Biblia. Kasi wala nang original na Biblia ngayon. Ang matatagpuan ngayon ay yung matandang kopya ng Biblia, yung mga Codex, Sinaiticos, Codex Vaticanos. Pero yung mga bagong saling Biblia ngayon, ayan, isiningit ang John 3:16 na yan na hindi matatagpuan sa mga matandang kopya ng Biblia. Magkaganon pa man, pwede rin namang hindi paniwalaan yung mga scholar na yan, kasi pwedeng sabihin natin na mas matalino pa sila, Brother Akaka, sa mga scholar, ano po. At hindi paniwalaan sapagkat naitanim na, nailibing na sa kanyang puso ang pananampalataya na si Kristo ay talagang anak ng Diyos. Isang bagay na napakalaking insulto. Napakalaking, magagalit na ako. Magagalit na ako dito sa Facebook na yan. Lagi na lang ganyan, ha? Ito. Itanong natin kay Kristo, ikaw ba anak ka ng Diyos? Kasi, pwede ko rin namang sabihin na ama ko si Brother Akaka, pero hindi sa dugo, hindi sa laman, or anak, o sabihin niya tatay niya ako, pero hindi sa dugo, hindi sa laman. May ganun eh. Pwedeng figurative. Hindi ko ba? Pwedeng ganun eh. Oh, ito, mga ganun, figurative. Figure of speech. Opo. Now, itanong natin kay Jesus Christ. Kaya, itanong natin kay Jesus Christ, ikaw ba, anak ka ba ng Diyos, Nabi Isa, alayhi salam? Sapagkat itinanong namin sa mga pari, ang sabi ng pari, tinanong namin si Father, si Kristo ba ay anak ng Diyos? Sabi ng Father, opo, anak siya ng Diyos. Itinanong namin sa mga pastor, si Kristo ba anak ng Diyos? Sabi ng pastor, opo, si Kristo ay anak ng Diyos. Yan yung mga sagot nila. Opo. Itinanong naman namin sa ministro. Sagot ng ministro, anak siya ng Diyos. O, ilan na? Tatlo na. O, kahit itanong nyo sa Santo Papa, ang sagot ng Santo Papa, brother, anak siya ng Diyos. O, kahit itanong nyo rin kay Duterte, sabihin niya siguro, anak ng Diyos yan. Si Kristo, anak ng Diyos. Oh, why not na itanong kaya natin kay Jesus Christ kung siya ba'y anak ng Diyos? Yun, pero ang isa matibay ba? Oo.
Pero baka ang isasagot Badra Kaka, patay naman siya. Paano mo siya tatanungin, Badra Kaka? Mm-hmm. Badra Khalid, patay naman siya. Ay di, basahin natin sa kanyang, sa Biblia, ano po? Yung kanyang sinabi. O, yung sinabi galing mismo sa bibig ni Jesus Christ. Alayhi salam, peace be upon him. Ikaw ba, anak ka ba ng Diyos? Jesus Christ? Sapagkat narinig namin sa mga pari, pastor, at maging sa mga demonyo, na ikaw daw ay anak ng Diyos. Ano ang sagot ni Jesus Christ sa tanong na yan kung siya ba'y anak ng Diyos? Lucas 4 at ang talatay 41, ganito po ang sinasabi. At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo. Demonyo ang lumalabas. Hindi po mga anghel ang lumabas. Mga demonyo, anong sabi dito? Na nagsisigaw. Boss, sumisigaw sila, Brother Kaka. Ano yung sinisigaw? Lumabas yung mga demonyo galing sa mga tao. Sinaniban kasi yung mga tao. Ngayon, lumabas ang mga demonyo. Tapos nagsisigaw. Ang tanong, Brother Kaka, ano ba ang isinisigaw ng mga demonyo? Ganito po ang sabi. Ikaw ang anak ng Diyos! Sigaw eh. Huwag po kayong magugulat natin. Sigaw eh. Sigaw. Napakaliwanag. Ulitin sabi na, po. Ikaw ang anak ng Diyos. At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisigaw. Nagsisigaw. Ano ang sigaw nila? Ikaw ang anak ng Diyos! Grabe ang sabi ng mga demonyo. Ang sigaw ng mga demonyo, ikaw ang anak ng Diyos! Mga demonyo pala nagsabi, ikaw ang anak ng Diyos! Sinabi nila kay Kristo. Tanong, ano ang sagot ni Kristo doon sa sigaw ng mga demonyo na si Kristo daw ay anak ng Diyos? Pinahintulutan mo, bro. Pinahintulutan ba? Ito ang sagot ni Kristo. At sinasaway sila na di niya sila tinutulutang magsalita sapagkat naalaman nilang siya ang Kristo. Ayun, sinasaway. Ibig sabihin, pinagalitan. Pagkatapos, hindi pa pinahintulutang magsalita. Sapagkat alam daw ng mga demonyong ito na siya ang Kristo, Mesiyas. Imantakin mo, sumigaw ang mga demonyo na si Kristo yung anak ng Diyos. Kinopya ngayon ang mga pari natin, pastor at mga ministro. Naaral pala ng demonyo, bro. Na demonyo pala ang nagpapalaganap ng aral na ito na si Kristo yung anak ng Diyos. Ay si Kristo tumanggi. Si Kristo nagalit. Sinaway niya ang mga demonyo. Sapagkat ang mga demonyo ang pasimuno nito na si Kristo daw ay anak ng Diyos. Ang katotohanan po, hindi anak ng Diyos si Kristo. Siya daw ay Mesiyas. Kaya nga, Isa bin Maryam. Sa chapter 19 ng Quran, ang aya, Brother Akaka, simulan mo sa 18 hanggang 93. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan. Laqad ji'tum shay'an idda. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. At sila'y nagsasabi, ang pinakamahabagin ay nagkaanak ng isang lalaki, katulad ng pagsasabi ng mga Hudyo, si Isra ay anak na lalaki ni Allah, at ng pagsasabi ng mga Kristiyano, si Jesus ay anak na lalaki ng Panginoong Diyos, at ng pagsasabi ng mga paganong Arabo na siya'y nagkaanak ng mga babae. Katotohanan kayo ay nagtambag ng isang kakilakilabot na masamang pagay na dahil dito ang kalangitan ay halos mapunit at ang kalupaan ay mabiyak mula sa ilalim at ang kabundukan ay malansag sa pagkaguho na sila ay nagpaangkin ng isang anak sa
pinakamahabagin. Allahu Akbar. At hindi katampatan sa kamahalan ng pinakamahabagin na siya ay magkaanak ng anak. 93. Bakit? Walang sino man ang nasa kalangitan at kalupaan ang paparoon sa pinakamahabagin na siya'y hindi isang alipin. Tayo pala, kasama si Kristo, ay alipin, hindi anak. Ang pinakamahabagin, dakilang tagapaglikha na si Allah, wala pong anak. Hindi siya nagkaanak. Si Kristo, propeta, Isa bin Maryam, si Jesus na anak ni Maria at hindi anak ng Diyos. Kaya po, doon sa tanong ng ating brother, kung si Jesus Christ ba ay mayroong ama, yun ang sabi ng Biblia. Ang Diyos ba ay mayroong anak, yun ang sabi ng talata sa Biblia na hindi po kapanipaniwala. Ang paniwalaan po natin ay ang sinabi ng dakilang tagapaglikha sa maluwalhating Quran. Pero wala na po kami oras. Ako po ay humihingi ng patawad, Brother Akaka, kung sakaling ako po ay may nasabi na hindi po maganda sa pandinig ng ating mga kababayan, humihingi po ako ng patawad. Ito po ay ginagawa namin upang maibahagi sa inyo ang tunay na aral mula po sa maluwalhating Quran, na siyang makapagliligtas po sa atin. Nawa itong palatuntunan namin ay maging daan para mamulat po, mabuksan ang ating isip sa tamang relihiyon. Maaring magalit kayo sa amin, sa akin, at tinatanggap ko po ito sapagkat ang katotohanan po talagang nakakagalit po yan. At wala po akong magagawa maliban sa ako'y hihingi ng kapatawaran. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pagtangkilik. Kahit na masakit po ang inyong tenga sa pakikinig sa amin, Allah, patuloy pa rin ninyo kaming sinusubaybayan. Marami pong salamat. At hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itanong mo kay Bro Khalid Quran at Biblia ang sasagot. Tuwing Webes, alauna ng alas 2 ng hapon, dito sa DXTV.